Hi guys, si Kadyo na naman at nanonood kayo ng Motorcycle News. Okay guys, ngayon papakita namin sa inyo ang Royal Alloy. Tignan natin yung mga klase ng mga old school scooters ang meron ng Royal Alloy dito po sa may Daang Hari. But before that, please click that bell icon, like this video, and of course, subscribe, okay? And help us get 100,000 subscribers. Okay, eto guys, panoorin natin kung ano nga ba meron sa Royal Alloy sa may Daang Hari. Okay guys, nandito na tayo sa may MotoMecca-MotorAce Daang Hari, no? Dito nyo makikita ang Royal Alloy, yan. Second floor sila dito sa Daang Hari, no? Sa kanilang MotoMecca-MotorAce showroom. Kaya tignan natin. Magtanong-tanong tayo, kamusta nga ba ang Royal Alloy? At compared nga sa mga kinukumpira natin, ng Vespa, andyan si Kimco, syempre, at andyan si Benelli, okay nga ba ang Royal Alloy? Actually, ito yung isa sa mga tinatawag nating high-end scooters. Tingnan natin. Okay guys, ngayon pinasok na natin yung pinaka-showroom ng Royal Alloy. Tanong natin, ano nga ba ang Royal Alloy? Okay boss, pwede ba tayo pakilala sa ating mga viewers? Hi po, my name is Jen Iro Santos from Royal Alloy Daang Hari and this is Royal Alloy Daang Hari. Yan. GP 150 2-tone and GP 150 solid chrome. Yan. So, meron bang difference sa pricing pagka sa kulay? Yes po, meron po. Ang solid color natin na 150 is 195, yung 2-tone po na kulay natin is 200,000 pesos po. So, sir, bago tayo tumalun dun sa isang variant, yung 300, can you explain, short lang, briefly lang, tungkol sa Royal Alloy na motor na scooter? Pwede pa lang bang specs, sir? Itong GP and 2-ton na GP is, halos same lang naman sila ng engine. Ang pinagkaya pa lang po talaga is totally is yung kulay lang po talaga. Expect nga is, yung double shock harap record, same lang with ABS and ito yun eh boss, no? Dual shocks, no? Yes. Lupit, oh, may sarili talaga siyang springs. Hindi yan nakukuha sa mga tinatawag nating telescopic, no? Yes po. Okay, saka sige. Mas maganda rito sir, yung likod niya is naka-rotor disc na rin po. Ah, rotor disc na siya, okay. Hindi na siya naka-drum brake. Tapos ABS pa. ABS, very nice. Then, yung stock pack naman niya, actually wala pa talaga. This is made of bakal, no? Bakal. Yes, hindi tulad ng mga iba na fiberglass, plastic, ako, this is bagay. Ito po is 95% alloy, ang plastic na lang po natin is itong front fender. Okay. And yung box niya sir, ito po. Ah, yung pinaka storage. Ito, ito lang. Then, saka ito po yung cover ng battery. Ayan na lang po. Ayan. Ang plastic natin. The rest, metal na po lahat. So, the battery dito located. Yes, and air cooling dito po sir, kailangan. Air cooling. Ang question bossing, ilan ang tangke nito? Ito sa natin. Ang capacity po nito is 10.5 liters. Wala lang po talaga siyang compartment. Ito yun. Lang po talaga ang compartment niya sa body niya. Yun. So guys, narinig niyo ha. Pure tangke ng gasolina ito, no? Wala tayong compartment diyan, mga under seat, no? Tama. Yes. And then what is kumbaga kung ipopromote natin ng Royal Alloy, ano bang maganda sa Royal Alloy compared sa competition? Actually sir, lahat naman tayo comfortable. Within a ride is dito kay Royal Alloy. Relaxing with ride. Nag long ride kasi kami dito and ikot kami ng kabyang tanin. Relax naman siya. Comfortable talaga upuan and relax sa... Kamusta power niya pare? Depende talaga siya. Kasi naka-power ako rito ng top speed ko is 116. 116? Matulin yun ha? For a 150cc? Mabilis kunin ang 116? Medyo sir. Depende sa daan. Medyo patas. Yung torque naman, yung pagka-pulling power niya, pag may angkas ka, okay naman.
Okay naman sir sa 150, pero depende talaga sa nag-drive kung patuloy o mabilis. Pero kung magakas na, doon tayo sa 300. Yeah, puntahan niyo ating 300 bossing. And ito ang mga colors ng 300, no? Mga yes, mga single color 'yan. Red, white, red and better gray. Blue, ivory, white. Ah, so meron ding dual tone, no? Ngayon, may napansin ako, bossing, eh. Meron tong mga naka-TFT, no? Yes, po. So, lahat ba ng 300 natin naka-TFT na? Yung 150, hindi pa TFT, no? Digital siya. Okay. Actually, siya ng mga naka-TFT is, ang TFT talaga is yung TG natin, Tigara. Mm-hmm. Tigara Grande. Okay. Then, may paglabas na yun sa TFT na rin, itong red. Labas ako. Yeah, GP yan. Ito, TG. TG pag ganito, no? Ganito yung tsura yan. TG, medyo rounded, no? Ngayon, yung GP mo, medyo ito yung medyo may mga square edges, no? Yan. Ito, magandang kulay pula, oh. Panalo. So, again, anong... basically, this almost the same yung size niya with 150, no? Yes, sir. Engine lang po talaga nagkaiba. Mm. Ang engine naman po nito, hindi nagkakalayo kay Vespa. Same sila ni Vespa. Piaggio engine ng 300 natin. Oh, okay. GTS 300. Oh, GTS nila, di ba? It's 300. So, halos pareho lang. Pero this whole thing, makina to eh, no? Ano to? Makina and tanke, no? Isa pa lang. Ayan. Ah, ito. May nakahubad, guys. May nakahubad. Ito. Yan. Yan. So, ito yung nilalaman nun, no? Pag hinubaran mo na yung mga fairings. So, this is the engine. Ano engine niya, boss? Piaggio. Piaggio siya. From GTS 300. From GTS 300. Eh, how about same. Yung mga 150? Sir, ano yun? Ano? GY6 ang sabi sa... GY6, 150 yata. Okay. So, this one is Piaggio from Vespa, yung 300cc nila, yes, no? So, okay. Nakita nyo naman yan. Guys, bulletproof to. Tapos yung tanke, ito na. Ilang 10 liters to, I believe? 10.5 liters. Naka-liquid cool na siya, sir. Ito lang yung radiator niya sa baba. Ah, ito radiator. Okay. Ah, ayan. Kaya andyan din yung fan. Yes, po. Alright, ito so batteries just underneath you. Yung cover ng so yan, nakikita nyo guys. Yan, hubad na hubad. So, 95% alloy. Tama? And then, the only plastic part is yung tapalodo sa harap at saka yung sa main box. Tapos, yung tires na gamit nyo, anong gulong to? Pare? Itong mga gulong na yan. Same sila ng 150 and 300. Same gulong na Angel Pirelli. Sir. Pirelli na. Talaga yan ng stock. Tapos, naka-ABS ka pa. Boss, masasabi ba kung ano pricing natin dito sa 300? Yes, po. Itong Tigara Grande natin na 300 is 295. Yes, and then, yung si GP? Yung GP Grand Prix 300 natin is 275. So, mas mahal talaga si TG? Yes, po. Picture lang po talaga. Dahil lang dito sa kanyang... TFT. Yes, po. And pendant na pinalaki. How about this one? Naka-TFT rin yes, naman siya, di ba? GP? Actually, sir, ito talaga yung bagong labas natin na GP 300. Ah, so kaya siya yung naka-G, ano? Ito, sir, yung old na naka-digital pa lang siya. Ayan, sir. Maita natin, okay. Digital speedo. Ito, alright. Bagong labas. This year lang talaga siya lumabas. Wow, nice ah. Maganda talaga siya. But ang pricing is good, no? Yes, po. Same lang, same, halos, ngayon pa lang, sir, same pa lang po sila ng price. Hanggang ngayon, eh, 275 pa rin, kahit yes. Bago yung kanyang, okay. So, usually kasi, nandito lang kay TG yan, no? Okay. Ngayon, ang question ko is, may financing si MotorAce dito, no? Yes po, ang financing po natin is Makati Finance. Makati Finance, okay. Usually, 30% down payment to? Depende po, may 50% tayo, may 30% na down payment. Depende po sa inyo kung magkano po yung down payment. And yung monthly. May years tayo na gusto. And more last question, yung brand na Royal Alloy is British, tama? Yes po, British brand, pero gawa po siya sa Thailand. Pagdating sa mga service, kinakare nyo lahat, 3S, yung service, shop, lahat-lahat, spare yes, parts? Yes po, saka po yung mga pang-service na kunyari, hindi naman talagang sadya. I-claim natin ng warranty and then sa parts naman po, wala tayong problema, may makukuhaan tayo. Kung sa engine, medyo matatagalan tayo, 2 to 3 months lang naman makasin okay. Natin. Okay.
Okay. And the rest, meron tayong pamanit na may makukuha. Ah, yan. Ah, so meron talagang warranty ito. Ah, okay. But shout out ka naman kung para mga viewers natin, puntahan to. Yan. Imbitahan natin sila dito. Hi po. Punta po kayo sa Royal Alloy Daang Hari. May test ride po tayo ng GP300, GP150 and TG300. May demo bike po tayo na pwede nyo i-test ride. Pagdating sa test ride, saan ginagawa? Dito po sa may kabilang side. Ah, kabilang side lang. So, sasamahan nyo lang. Alright. Okay, thank you again, sir. Thank you so much. Ikot ko lang yung camera. Okay, guys. Guys, yan si sir. Sinabi naman sa inyo kung ano ang mga kagandahan ng brand ng Royal Alloy. Kaya subukan nyo na to. Actually, matagal na itong Royal Alloy na to. Pero ngayon, hindi nyo po problemahin ang stocks, no? Tama? Yes. Readily available sa lahat ng gusto nyong model dito. Puntahan nyo lang dito sa may Daang Hari, no? Ito yung MotoMecca-MotorAce. Daang Hari, makita nyo. Second floor siya. Dito ang Royal Alloy. Yun! Okay, guys! O guys, walk around lang tayo sa GP150 ng Royal Alloy. Yan, okay boss. Demo bike. Yung demo bike nila. So yan yung loob. Very spacious, no? At meron siyang 12 volt ba to? Charging. Yun, may charging port. So, pwedeng-pwede nyo itago doon yung mga gadgets nyo habang nagcha-charge kayo. Yan. Panalong-panalo boss, ano? Ano pa ba mano natin dito? Ito yung color available tong gantong kulay, ano? Ang kagandahan dito tingnan nyo may suspension na yan. Grabe, di ba? Dual pa yan. Spring suspension. Tapos naka Pirelli pa. Angel to, no? Look at that. Anong size nito? 12 ba to? Pati likod, no? 12 din, no? Yon. And this is pure alloy. Alloy. Okay. Alright, pwede nyo kabitan ng magnet din yung na kailangan mag-sticker. Diba? Oo nga, no. Okay to, ah. Ano yung Vietnam sticker? O, diba? Vietnam sticker, magnet, saan ka pa? Pwede. Okay yun, ah. Oo, magnet siya, yun. Ang ganda, diba? So, wow, okay yan, ah. So, yan ang ating walk around dito sa Royal. Actually, guys, to be honest, napakaganda nito in person. Super. Talagang, alam mo yung kalidad, yung pag,
kasi maraming lumabas, di ba? Yung mga competitors nito, makikita nyo na alam mo na hindi gantong kalupit ang kalidad. At mura pa, no? Nasa 195 naka Royal Alloy ka na. Ayun. Okay. O yun guys, ang Royal Alloy, di ba? Ang ganda po, classic na classic, no? Tapos very luxurious pa ang dating, poging-pogi ka rito. So kung gusto nyo po, bisitahin nyo lang po sila sa may Daang Hari, yung MotoMecca-MotorAce. Okay, makikita nyo po doon sa second floor ang Royal Alloy. O yun lang po, again, ako po si Kadyo, and thanks for watching Motorcycle News. See you next time, Motherfathers, rock and roll!